Naglalaba lang po ako sa harap ng ano, kakasuhan na nila ako, titikita na po nila ako. Ganun ba lang yun talaga ka-unfair ang batas ngayon? Tapos pag natitikitan ka, 1,000 ang tubos mo. Pag hindi mo matutubos, another kaso na naman. What is up everyone? It's Jofax Vlog na naman mga kaibigan. Alright! At sa araw na ito mga kaibigan ay gagawa tayo ng isang malupitang reaction video mga kaibigan sa isang ginang guys sa Pilipinas na sinugod mga kaibigan ng taga-barangay kasi nga hindi daw nag-face mask sa kanyang bakuran mga kaibigan habang naglalaba ito mga kaibigan. Napaka-unfair na batas mga kaibigan. Unang-una guys, hindi po ako against sa law o sa batas mga kaibigan ng ating Presidenteng Duterte sa Pilipinas mga kaibigan. Pero mga kaibigan, meron tayong tinatawag na common sense guys pagdating dito sa ganitong uri na sitwasyon mga kaibigan. Bago natin umpisahan mga kaibigan, please like and subscribe sa ating YouTube channel guys, Jofax Vlog mga kaibigan, para ma-notify rin kayo mga kaibigan sa ating susunod na reaction video guys. Let's go! Hindi po, hindi ako. Kasi nga, di ba na sinabi ko nga sa inyo, na huwag niyo akong pilitin na, kung titikita niyo ako, sumikaso na ako. Tiket po yan, magkano din yan, babayaran ko rin yan ng 1,000. Hindi ko naman alam na magkailangan mag-face mask habang naglalaba. Ano po? Hindi po. Hala? Hindi siya nag-video, tanga ako. Shout out sa inyo Manong, itong Manong na taga-barangay mga kaibigan. Hindi pa niya inaalaw ang bata na nag-video mga kaibigan na habang gagawin nila ang kanilang kanong ticket mga kaibigan dun sa ginang, hindi niya inaalaw ang bata na mag-video sa kanila kasi bawal daw yun guys. Talaga naman, tuloy natin ang video mga kaibigan. Hindi po, hindi po sir. Nag-Facebook siya. Nag-Facebook po sir. Sir, may nakakala po yan sir. Kung akala nyo, nag-video po siya. Ito po, kitang-kita nyo po. Nag-Facebook po siya. Ako rin po, nag-message po ako. Akala ko tapos na po. Bakit ganito? Ako na preso po sir. Ako. Naglalaba po ako. Nakay problema roon. Nag-messenger na po ako. Namin kayo. Hindi nga po ako pwedeng sumama sa inyo, sir. Kasi wala naman po akong kaso. Ano bang kaso ko? Hindi naman po ako pumunta dyan sa labas. Sir! Isipin nyo ho mga kaibigan. Isipin nyo ho kung anong klaseng batas ito mga kaibigan. Unang-una, papakita ko sa inyo mga kaibigan. Unang-una, ang Manong, ang itong apat na lalaking matanda, mga kaibigan na taga-barangay, na pumunta sa bahay ng isang ginang, kung ipapatupad nila ang batas bilang magmamas sa labas ng bahay, mga kaibigan, ano ang ginawa nila dyan? Dikit-dikit sila, mga kaibigan. Nasaan na yung social distancing na tinatawag nyo dyan sa Pilipinas, mga kaibigan? Ano ho? Huwag naman kayong magiging, para naman silang matanga, mga kaibigan, dyan sa ginawa nila. Nakakagigil lang po eh. Ang ginang na hirap na nga po yung matanda na syempre wala sa Pilipinas dahil wala naman trabaho sa ngayon, naglalaba lang mga kaibigan sa kanyang bakuran, eh kailangan daw magmas. Tuloy natin ang video mga kaibigan. Ano naman ka ng TV? Hindi ako nanonood ng TV, dahil sira ang TV namin eh. Wala rin kaming TV, sir. Binibigyo mo kami? Hindi, sir, kasi hindi po kayo sumama sa amin. Nakiusap po kami, sila lang. Ako rin, nakiusap po ako sa inyo. Dahil first time ko nga, hindi ko naman alam, nangatwiran ako, hindi ko alam na kailangan pala mag-face mask habang naglaba. So, ang alam ko... Ito ho'y nakakatawa mga kaibigan. Oo, palagay na natin, dapat kang mag-face mask habang naglalaba. Kung ikaw ay nasa public place mga kaibigan, tulad dyan sa Pilipinas, kung nasa bomba lang kayo, sa poso mga kaibigan, marami kayo dyan, naglalaba kayo mga kaibigan dyan sa inyong kapitbahay, yun, maaari, maniniwala kami guys na dapat ka talaga mag-face mask doon. Pero itong isang ginang mga kaibigan, nasa bakuran lang po niya talaga siya. Wala namang ibang tao doon kundi pamilya lang niya. Bakit kailangan pa siyang mag-mask mga kaibigan? Ano po yun? Di ba tanga yun? Eh po sir, ang alam ko kasi kapag bumibili ka, kailangan mag-face mask. Pag lumalabas, kailangan mag-face mask. Pagdapurin na po natin yan. Pag nasa lumabas ka ng bahay mo, mag-face mask na ba? Opo, maglalabas na ng bahay kayo. Sasabihin ko po sa inyo.
Itong manong na to, mandatory nyo po sa inyo yan. Sige, sabihin na natin mandatory. Nasaan yung social distancing na sinasabi nyo? Eh ngayon, dikit-dikit kayong apat dyan para kayong tanga. Ano nang nangyari sa inyo ngayon dyan? Eh di dapat nakuhanan kayo ngayon dyan. Eh kayo pa yung matanggal sa trabaho nyo kasi hindi nyo sinusunod ang batas ninyo. Ngayon, nagre-resist mo kayo at hindi kayo nagkipag-cooperate sa amin. Hindi kayo nagkipag-cooperate. Sinasama po namin kayo at hindi kayo nakapag-coordinate sa amin. Within 3 days po, alamin po, lalakit namin ang pangalan niya at padadalam po namin kayo na sumun. Mas lalong lalaki ang problema niyo. Hindi, sir. Bahala kayo. Kayo ng gobyerno. Bahala kayo, sir, kung yun ang ano niyo. Kasi nga, ebidensya ko naman po dito na naglalaba po ako. Sige, bahala kayo. Kung Tama yun, Ginang. Tama yung ginawa mo. Lumaban ka. Ipaglaban mo ang iyong karapatan. Kasi syempre, yan eh, nakikita naman sa video yan. Yung sa daanan lang ng bahay nyo, sa labas lang ng pintuan mismo, naglalaba ka dyan. Yan eh, ano na yan, karapat-dapat ka nang magtanggol ng sarili mo dyan. Kasi unang-una, bakuran mo yan. Sila pumasok dyan ngayon at ginawa kang tanga dyan sa iyong pamamahay. Mga kaibigan, itong mga kaklaseng video na to ay talagang dapat nating bigyan ng pansin, mga kaibigan. Kasuhan niya ko, harapin ko yung kaso ko na yan. Basta ito, binidyo ko para protection sa sarili ko. Kasi hindi niyo naman ako, ang tinatawag nito, hinuli na sa labas na walang face mask. Hindi ko sa labas eh. Nandito ako sa bakuran ko dahil naglalaban mo ako. Ano wala ka sa loob ng bahay mo? Oh, alam, maglalaba ako dito sa loob ng bahay. Na kaliit na itong bahay ko, nandito po. Wala ka yung face mask na sa labas. Automatic on mo. Itang babae na yan eh. Hindi sir, huwag niyo kayong nakikiusap, nang hihinga ako ng pasensya sa susunod. Again, ako nakikiusap. Mm-mm. Hindi ka naman inaano, sa barangay ka nila mag Hindi po sir, hindi yun na ano sir. Anong hindi inaano? Ititikitan nyo na nga yung matanda eh. Ititikitan nyo na nga yung ginang hindi inaano. Ano bang gusto nyo ipalabasin ha? Kasi nga, biro mo lang, kikikita nyo ako pagdating sa barangay. Anuhin nyo na naman ako. Ano ba kinakatakot sa barangay? Hindi, ano. Na rin ang Kaya nga, sabi ko, sa susunod, pwede na ako mag-Christmas. Bakit ito lang nga, hindi nagtikita lang na marami doon? Hindi naman sila naglalaba eh. Nagtambay lang sa labas. Hindi naman ako nagtambay sa labas. Hindi po, hindi ko ipapakita ang ID ko, sir. Pasensya talaga, sir. Hindi ko ipapakita ang ID ko. Kaya... Pihitin nyo na kung ano pang pwedeng pihitin nyo dyan sa region nyo. Tawagan nyo kung sinong gusto nyo tawagan dyan, mga kaibigan. Maling-mali kayong mga matanda kayo. Hindi ko ipapakita. Naglalaba lang ako. Naglalaba lang po ako sa harap ng kakasuhanan nila ako. Titikita na po nila ako. Ganun ba lang yun talaga ka-unfair ang batas na yun? Tapos pag natitikitan ka, 1,000 ang tubos mo. Pag hindi mo matutubos, another kaso na naman. Ganun po yun. Napaka-unfair ang batas naman. Ayan oh. Nasa harap ng tahanan ko. Trespassing na yan. Ha? Trespassing yan. Nasa harap ng Nasa na human rights ang tinatawag doon? Nasaan ang human rights? Sige nga. Human rights mo. Nasaan ang human rights na yan? Yan ang sinasabi ko. Nasa harap ng bakuran ko. Nasaan yung human rights? Hindi po ako pasaway dahil hindi ako naggala-gala dyan sa labas na hindi ako nag-face mask. Andito ako sa harap ng bahay ko. Ayan o, ilang inches lang. So yun nga po ang video na ating napanood kanina, mga kaibigan. Ano? Actually, nakakagigil guys talaga. Nakakainis lang talaga panoorin tong video na to, mga kaibigan. Kasi parang katangahan lang ang nangyari guys nitong yung apat na mama na pumunta dun sa bahay na isang ginang, mga kaibigan. Actually guys, dito sa UAE, mga kaibigan, meron pong tinatawag dito, mga kaibigan, na habang nagdadrive ka ng sasakyan, dapat po kayo naka-face mask po talaga. Kung mayroon kang kasamang isa o dalawa man ang kasama mo, dapat po talaga naka-face mask. Pero mga kaibigan, ang pulis dito, ina-allowed nila kung yung kasama mong sa loob ng sasakyan ay asawa mo, anak mo, or kasama mo sa isang bahay, mga kaibigan. Hindi na nila pinapansin yon, mga kaibigan. Kasi alam nila na kung yan ang pamilya mo, ay dapat hindi na kayo mag-face mask. Sa loob lang naman kayo ng sasakyan dalawang habang tumatakbo yung sasakyan, mga kaibigan. Parang ganun lang din po dapat ang nangyari nitong matandang ito, mga kaibigan. Kasi naglalaba lang siya doon sa kanyang bakuran mismo, mga kaibigan, ng kanilang bahay. Which is wala namang ibang tao doon kundi yung pamilya lang niya, anak niya, asawa niya ang nandun. Bakit pa kailangan mag-face mask, mga kaibigan? Wala naman siya doon sa
malayo-layo ng konti sa bahay niya at maraming mga tao sa paligid. Common sense lang po tayo, guys, pagdating dyan. Ay, uulitin ko, hindi po ako against sa law or sa batas ni Mr. ng Pangulong Duterte, mga kaibigan. Ano, suportado ko po ang ating Pangulo, mga kaibigan. Pero pagdating nitong sa barangay na batas na ito, mga kaibigan, katangahan to para sa akin, mga kaibigan. Hanggang dyan lamang po, mga kaibigan, ang video na to. And please like, comment, and subscribe sa video nating napanood sa araw na ito, mga kaibigan. Hanggang sa muli, Jofax Vlog, chill out. Peace!